Magandang araw mga katek. So magre-refer tayo ng copy machine mga katek. So ito yon. Ito yung water tank niya. Ang complaint pala ng customer, ano siya, water leak. Paano masabi? So may apat na tornilyo dito, screw, tanggalin natin mga katek. Para buksan natin ng item. Saka dito sa lalim may screw din sa screw. So dito mga tek, i-slide mo lang mo ito mga tek. Itanggal dito, i-slide lang siya. So ganoon. At sa kabila. So ito mga katek. So tanggalin natin muna. May screw ito dalawa. Saka dito mga katek. Dito makatanggal na yung screw dito. So tanggalin natin to. So may lock siya. So ito na. So ito yung mga tech, bakit siya nagli-leak dito. Dito siya nagli-leak. Kasi may gasket to sa lalim, dapat tanggalin natin to mga tech. So tanggalin natin to. So dito mga katek, may lock siya dito. Iyan lang lang. So ito yung cause mga katek, natanggal yung gasket niya mga katek. So ito yung cause, yung gasket niya, natanggal yung gasket niya mga katek. Kaya nag water leak siya. So ito yun. So ibalik lang natin yung gasket. So kailangan natin palitan yung gasket mga katek, kasi naano na siya, parang may tama na siya mga katek. Kaya siguro, sige mga katek, so dapat na siguro itong palitan mga katek. So may tama yung gasket mga katek. Kaya ano siya na mga katek, kaya siya nag water leak kasi may tama yung gasket. Yung gasket niya may tama dito mga katek. Ito yun mga katek, yung gasket. Ayan natin yung gasket, kabit natin dito. Balik na natin. So dandahan lang mga katek. So tignan nyo. Ito yun mga katek. Ito yun dapat yung dandahan lang. Para di manong gasket ma-disalign. So tignan nyo mga katek. Thank you.
So yun na mga tech. So ganun lang ka mga tech ang problema. So i-bark na natin yung item, bark na natin. Mainit-init na kape.